Mga ka-taxpayer kong mahal. So, yun yung civil, okay? Kukuha ka ng pera sa BIR. Didemanda mo yung revenue officer, tapos yung revenue officer, yung sarili niyang pera, yung ipambabayad sa'yo. Ang tawag doon ay civil. At yung pangatlo po ay yung tinatawag na administrative. Yun. So, ibig sabihin ng administrative po, ididemanda ho nyo yung tao. Ah, sa, halimbawa, sa Civil Service Commission o kaya sa Ombudsman, violation ho ng Civil Service Law o kaya ng Republic Act 6713, oo, yung Code of Conduct ng Government Office, matatanggal ho yan sa trabaho. Hindi niya na makikita ho yung hindi na niya matatanggap yung retirement nila at kung anumang benefits na binibigay sa isang government official pag napatunayan ho na sila ay mali. At kung lawyer naman po, yung mga idedemanda ho ninyo sa BIR, pwede po niyang i-disbar. Ayan. Tanggalan ho ng lisensya. Kung CPA ho yan, pa-deboard nyo ho yan. Okay? Kung CPA, deboard. Tanggalan ng lisensya sa CPA. Kung lawyer naman, pa-debar. Tanggalan ng lisensya. So, lahat ho yan, nabubuo ho tayo ng grupo para tulungan itong mga tao na hindi naghahanap ng tutulong eh. Kasi ang forma at ang substance ng ating mga universities, colleges, and schools, hindi nakatutok sa compliance with the law eh. Nakatutok sa theory. Mali eh. Mali. 100 years na yung curriculum na yan, dapat baguhin na. Itutok natin sa batas, yung ating pag-aaral, kindergarten pa lang, turuan nyo natin ng batas. Turuan na natin ng civil code, turuan na natin ng revised penal code para hindi ho naloloko ang taong bayan. Okay? Para matatalino ho sa batas ang ating mga mamamayan. Parang hindi ko naabutan. Matanda na ako. Mag-senior citizen na rin ako. Pero kung may nakikinig ho sa akin ng mga susunod, ng mga leaders, aba, maganda ho yung simula natin at ipagpatuloy po ninyo. So, pagbalikan ho natin itong pinag-uusapan natin ditong problema, nag-order. Ang ganda kasi nitong order na to na galing sa isang prosecutor. Mahusay na tip ang binigay nitong prosecutor na to. So, pwede ho natin gamitin yan sa pakikipag-talik. relationship natin sa mga BIR officials. Babasahin po natin yung nakasulat. Okay. So, sabi dito, order. Ayan. Pag sinabing order, utos. Ayun, yun yung sinasabi niya. Before this office is a complaint affidavit dated 12 October 22, filed by respondent Helen Galvez and one Mary Joy Ternate against Revenue Officer Eugene Valentine V. Bergaño, representative of the Complaint Bureau of Internal Revenue for violation of Section 269 of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended, and violation of Article 177 of the Revised Penal Code. The same was received by this office of the undersigned October 13, 2021. It bears to note that the said complaint affidavit was only furnished to this office to serve as evidence. Quinto na ho tayo doon. Napaka-importante ho yung sinabi. Ulitin lang natin. It bears to note that the said complaint affidavit was only furnished to this office to serve as evidence. Ang ibig lang hong sabihin dito, mga ka-taxpayer kong mahal, kapag meron ho kayong nakitang kasamaan, kapaluluan, o violation ng mga revenue officer sa batas natin. So, sinabi rito ko anong batas. Number one, yung tax code, National Internal Revenue Code, and revised penal code. Ayun, revised penal code, criminal code o criminal law ng ating bansa, ay dapat daw ay mag-file ka ng complaint. So, magpa-file ka ng complaint saan? Sa Department of Justice. Kaya ka magpa-file ng complaint because may benefits sa pagpa-file ng complaint against revenue officer. At ang benefits nun ay nag-create ka ng evidence na acceptable sa DOJ. Ulitin ko.
pag nag-file ka ng complaint against revenue officer o kahit sino official ng BIR, nagke-create ka ng evidence, piece of evidence na acceptable sa DOJ, Department of Justice. So therefore, ibig sabihin, ang laban kasi ng BIR, estoppel, sir. So kung nakagawa sila ng kasalanan at hindi mo sila kinasuhan sa DOJ, ine-encourage mo na gumawa sila ng kasalanan, ino-tolerate mo na gumawa sila ng kasalanan. Ayaw ng DOJ yun. Ayaw. So, ina-encourage ka ng DOJ na pag may nakita kang kasalanan ng mga BIR, kasuhan mo sa DOJ. Wala akong bayad ang pagkakaso sa DOJ. Libre po mag-file. Okay, pati pa yung pagnonotaryo, libre din ho eh. Wala kang babayaran. Kailangan lang ninyo ng oras at saka paano ho gumawa ng complaint affidavit at mag-fill up ng investigation data form. Okay, sulat po yun. Ano kailangan nyo? Dalawa lang ho. Actually, tatlo ho yung kailangan nyo. Number one, yung complaint affidavit ho ninyo laban ho sa BIR official. Ayan, affidavit. Number one ho yan. So, ang number two ho ninyo is yung pong investigation data form. Nakukuha ho yan sa DOJ. Pwede ko rin ho kayong bigyan kung gusto ho ninyo. At yung pangatlo po ninyo, na very important ho, number three, is yung evidence nyo. Ayan. So, isa sa mga evidence po, yung pagpa-file ng kaso sa mga revenue officer. So, ngayon, kung kayo ho, ngayon, ito ho, ang offer ko ho nito ay hanggang October 31 lang, 2021. Kung nakatanggap ho kayo ng, ulitin natin, kung nakatanggap ho kayo, susulat natin ho dito, number one, PAN, preliminary assessment notice. Number two, ay formal letter of demand and final assessment notice. Na ang nag-serve ay yung revenue officer, hindi ho yung kanyang boss o yung RDO o yung chief ng assessment o yung regional director. Lumapit ho kayo sa akin at tutulungan ko ho kayo. Ako ho ay walang bayad, okay? Ang kailangan ko lang ho yung PAN ho ninyo, yung letter of authority ho ninyo at affidavit ho kung sino yung nag-serve at sino yung tumanggap sa inyo. Ani ho nung sino nag-serve? Sino tumanggap nung PAN or FLD? Pwede ho nating ipa-cancel ho yung assessment nyo kahit gaano kalaki ho yan. Kahit gaano kalaki. Kaya lang meron hong isang kailangan nating gawin. Magpa-file ho tayo ng complaint affidavit sa DOJ. So kahit nasaan ho kayo. Nasaan kayo sa buong Pilipinas, ako hong gagawa ng mga documentation, pipil upan nyo lang ho. Pero para ma-sure ho natin na maipa-file nyo, dito muna ho natin ipa-file sa DOJ Manila, sa Padre Paura, bago natin i-file sa respective DOJ kung saan meron hong jurisdiction sa kaso ho ninyo. Yan po yung aking offer sa lahat ho ng merong preliminary assessment notice at formal letter of demand. Pwede nyo hong kontakin yung aking mga numbers na nag-a-appear ho dito sa aking video. At ito po ay walang bayad po mula ho sa akin. Gusto ko ho kasing tulungan ho kayo at matigil na ang kalapastanganan sa pag-i-issue ho ng preliminary assessment notice, formal letter of demand at PAN. At ang kagandahan ho nito sa gagawin ho natin, tinutulungan ko ho kayo, patay ho sa pinag-aralan ho natin, na magkaroon ho kayo ng piece of evidence para makancel ho ninyo yung deficiency tax assessment po ninyo. So, sa mga ka-taxpayer kong minamahal, sana po ay may natutunan kayo sa araw na to at panatilihin po ninyo ang inyong pagiging vigilant laban ho sa mga katarantaduhan, kabastusan at kagaguhan ng ilang revenue officer na ginagamit ang opisina ng BIR para magkapera at magnakaw ng pera ng bayan. Marami pong salamat mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life.
Thank you!